pag-uusapan natin ngayon, guys, kung paano napapasok ng tubig yung ating karburador. Good morning, guys. Welcome to the vlog. Red Dragon Rider Channel. So, eto. Pasok na naman ako sa trabaho, guys. So, meron nga pala akong sishare sa inyo, no? Ito yung mga kung paano nakakapasok yung tubig sa ating karburador. Oo, tama. Tama yung narinig nyo. Napapasok po ng tubig yung ating karburador. So, panoorin po natin to, no? Sishare ko sa inyo kung yung mga ilang kaparaanan o pagkakataon kung paano pumapasok yung tubig sa ating karburador. So, sa gasoline station, guys, yan, may mga gasoline station na yung kanilang tangke pinapasok ng tubig. So, pagka doon tayo nakapagpakarga, eh, mangyayari, siyempre, magkakaroon din ng tubig yung tangke natin. At ito, didiretso to sa ating karburador. So, yun. Isa yun. Kumbaga yung quality ng gasolina, may halong tubig. Yung ating tangke, guys, yung ating takip ng tangke, no? So may awang ng konti yan, eh. So pagka malakas ang ulan, no, kaya naiwan natin yung motor natin sa ulan, o bumabiyay tayo yung malakas ang ulan, yan, nakakapasok din actually, guys, yung tubig sa ating tangke. Tapos, yung susian natin, guys. Ito mismong susian natin. May mga susian na napapasok din ng tubig. Pero yan, diretso yan sa loob ng ano natin. So, pinaka maganda niyan, may baon kayong surgical gloves o kaya plastic, eh, balutan nyo na lang kapag umuulan. Pagka nalusong natin sa baha yung ating motor, lalo na kung mga gatuhod ng lalim, tas bigla tayo namatayan, yan, dyan tayo papasokin ang tubig. So, pwedeng pumasok yan sa ating karburador, guys. So, minsan, guys, pinapasok din ng tubig yung ating tangke kapag ka nagpapakarwas tayo, no? Siyempre, di ba, pressurized water yung ginagamit nila dito sa ating motor. So, yan. Napapasok yan, guys. So, be aware na lang tayo minsan pag magpapakarwas tayo. Sa kabitan din ng cable, guys, yung sa kabitan ng choke cable, guys, dun sa malasami sa ating karburador, kung disabled na yung choke cable nyo at wala na ito dun, maaaring yung pinagkakabitan nun dun pumasok, guys. So, maganda na merong takip yun. Kung hindi man, yung iba kasi dine-disable pero hindi tinatanggal yung cable doon, para nga naman merong takip yung butas. Pero yung sa iba naman na natanggal na, katulad sa akin, nilagyan ito ng tornilyo para merong takip yung butas. No, kasi pwedeng pumasok doon, hindi lang tubig, pati dumi. At kung saan, pwedeng maging sanhi ng pag-overflow ng ating carb dahil hindi magsasara na maayos yung ating floater. Minsan, guys, sumadaan din siya sa ating air filter. Lalo na katulad ng air filter ko, na yung box ng air filter ko may mga butas na. So, kung umabot dun, guys, yung tubig, maaaring pumasok din dun yung tubig papuntang carb. No?
igupin niya. Sa ano guys, sa breather hose. No, yung ating carburetor, merong breather hose yan. Minsan natatanggal yan. Pag di natin napansin, tapos lubog tayo sa baha o nagpakarwas tayo, yan. Diyan pwedeng pumasok ang tubig. So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa panonood. Kaunting tip lang sa mga katulad natin mga nagmumotor, lalo na yung mga bago pa lang nagmumotor. Yung mga lalo na hindi pa nakakaranas ng matubigan yung kanilang carburetor. So, at least, meron na kayong idea. So, be aware na lang tayo guys sa ating motor. Ayun, shoutout nga pala guys, no? Medyo marami nagpapa-shoutout sa atin. Christian Lumigit, Joy Murillo, Neil Kubol, Jojo Dilo, JSM Calcis, Grant Cabrera. So shout out sa inyo lahat guys. So kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na episode. Bye-bye.